O Lord our God, mighty and powerful, we come before you in reverence through your Son's name, in Jesus' name, and seek your divine guidance as we continue with our study on the book of Galatians, as we are now dealing with chapter 4, verses 12 to 20. So we pray, Father God, for your grace to abound and likewise the Holy Spirit to be our teacher tonight. And Lord, as we sit at your feet, amaze us with your word in Christ's name. Amen. So Galatians chapter 4 verse 12 to 20. I plead with you, brothers and sisters, become like me, for I became like you. You did me no wrong. As you know, it was because of an illness that I first preached the gospel to you. And even though my illness was a trial to you, you did not treat me with contempt or scorn. Instead, you welcomed me as if I were an angel of God, as if I were Christ Jesus himself. Where then is your blessing of me now? I can testify that if you could have done so, you would have torn out your eyes and give them to me. Have I now become your enemy by telling you the truth? Those people are zealous to win you over, but for no good. What they want is to alienate you from us, so that you may have zeal for them. It is fine to be zealous, provided the purpose is good, and to be so always, not just when I am with you. My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth, until Christ is formed in you, how I wish I could be with you now and change my tone, because I am perplexed about you. Yan. So dito si Apostol Pablo, alam naman natin magmula sa kanyang sulat sa chapter 1 hanggang dito po sa chapter 4 ay nandun pa rin may laman at merong talagang pag-rebuke ang kanyang ginawa sa mga taga-Galacia. Pero dito makikita rin natin ang kakaibang karakter ni Apostol Pablo. At una rito ay kanyang sinabi, siya nakikiusap, I plead with you. At ang tawag niya sa mga kapatiran ay mga brothers and sisters. So talagang kinikilala niya na itong mga taga-Galacia, itong iglesia na ito, ay iglesia ng Panginoon. Kaya't ganun na lang ang kanyang pakikiusap. Sabi nga niya, become like me as I became like you. Ano ibig sabihin nito? Become like me, meaning to say, alam naman natin ang background ni Apostle Paul. Si Apostle Paul ay isang Hudyo na tumalikod sa kanyang paniniwala sa Judaismo, sa kanyang pangangaral patungkol sa kanilang relihiyon, lalo na yung pagsunod doon sa batas. Sapagkat mula nung kanyang makilala ang Panginoon at ngayon siya na ay hindi na taga-usig ng mga tagasunod ni Kristo, kundi taga-pangaral ng salita ni Kristo, ay makikita natin na talagang hindi niya na pwede pang balikan yung kanyang pinanggalingan. Kaya sinasabi nga niya dito sa mga taga-Galacia, become like me. Parang yung sa 1 Corinthians 11:1, sinasabi ni Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. So ibig sabihin, gayahin niyo ako gaya ng aking paggaya sa ating Panginoon. So become like me, says Paul. I am free of the law. Kumbaga ako'y malaya na, hindi na ako hawak ng batas na yan. Okay? Ako'y free na sa mga basic principles of the world. Kung halimbawa yung mga taga-Galacia nung nakaraang ating pinag-aralan na sila ay dating mga idolaters. They were
worshiping so many gods, and they have a lot of rituals and routines in their doing their previous religion, and now na nandito na sila ngayon sa pagiging Kristiyano, so gusto lang ipaalala sa kanila ni Apostol Pablo na yung aking ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo ay bumalik kayo doon. Huwag kayong aalis doon. Tayuan ninyo ang ebanghelyong yaon. At kung sino man yung mga nagtuturo na yan, gusto kayong dalhin, pabalik doon sa pagsunod sa batas, ay huwag kayong bibigay. Okay? Kaya sabi niya, kayo mismo, magiging malaya rin kayo, kagaya ko, kung alam niyo ang tinatayuan ninyo na itong ebanghelyo na aking tinuro ay talagang naintindihan ninyo. Okay? So, patuloy si Apostol Pablo sa kanyang pagsusulat, you did me no wrong. So, makikita talaga ni Apostol Pablo na meron siyang utang na loob dito sa mga taga-Galacia. Bakit? Ano ba ang nangyari? Okay? Kasi nung siya papunta dito sa Galacia, dito may binabanggit siya, no, na sabi niya, as you know, it was because of an illness that I first preached the gospel to you. Meaning to say, nung dumating siya sa Galacia, ay medyo masama ang pakiramdam niya, as in talagang may sakit siya. Ang sabi nga ng iba, malamang nung siya dumaan sa Pamphylia, at wala namang sinabi ron na siya ay nagturo sa Pamphylia, so yung isang lugar na yon, kasi yung lugar na yon pala ay lugar na marami ang tinamaan ng malaria, so ibig sabihin yung mga maraming mga mosquito at marami nagkasakit ng malaria, so maaring tinamaan si Apostle Paul ng malaria, na kung saan ay para siyang hirap na nung pumas, mababa yung lugar na yon, nasa coastal areas itong Pamphylia, and then yung Galacia medyo sa bandang taas, medyo malabundukin. So, pumunta siya sa Galacia na meron na siyang nararamdamang sakit. At dahil nga dito is nakita niya kung paano siya kinupkop ng mga taga-Galacia at tinulungan. Okay? Kaya sabi nga niya, nung ako'y unang nagturo sa inyo ng gospel, ito ang aking kondisyon. And kahit pag ganitong aking kondisyon, na parang ito ay trial sa akin, ang sabi nga ng iba, ito raw yung binabanggit ni Apostle Paul na kanyang thorn in the flesh. Okay? Whatever this thorn in the flesh is, hindi niya kasi binanggit, ano? Sa kanyang sulat sa Corinto. Pero kung sakasakali man na ito ay isang sakit, umaaring yung kanyang mata dahil nga sa kanyang hindi siya masyadong makaaninag, at dahil nga doon sa kanyang encounter with the Lord Jesus Christ on his way to Damascus, magmula noon ay hindi na bumalik yung talagang normal na kanyang paningin. So maraming kadahilanan. Ang sabi ng mga iba, ang thorn in the flesh ni Paul ay ito ngang mga kagaya ng mga ito na mga Hudyo na sinasabi Kristiyano sila at pumapasok sa loob ng iglesia at sinisira yung mga naitanim na ni Apostol Pablo. So ibig sabihin mga tao ito, mga ngaral na nagpipilit na ipasok ang Judaismo. So maraming klase itong thorn in the flesh, at hindi naman ito talaga ibinigay yung detalye. So whatever it is, ako ay tend to believe na mukhang illness nga ito kung saan siya ay inalalayan ng mga taga-Galacia. Okay? So sabi niya, you did not treat me with contempt or scorn. Okay? Imbis na tiningnan si Apostol Pablo na sino ba to? Parang walang kakwenta-kwentang ano, tao, dahil parang may sakit o sakitin. Tapos
mangangaral. So, kumbaga, maganda ang pagkatanggap ng mga taga-Galacia kay Apostol Pablo. Winelcome siya, sabi nga, as if I were an angel of God. As if I were Christ Jesus himself. So, here makikita natin na talagang kilos talaga ng Diyos. It is a supernatural working of God among these people, the Galatians. For them to be able to hear the gospel. Kaya sabi nga, tinanggap niyo ako na parang isang anghel. Kaya sabi nga ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 12:9-10, sabi nga, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Meaning to say, ito yung sinabi ng Panginoon kay Apostle Paul na huwag kang mag-rely sa sarili mong lakas, kakayanan, udunong, sabi niya, kung saan ka mahina, doon naman ako malakas, sabi ng Panginoon. Kumbaga, yung kahinaan mo, gagamitin ko para ipakilala ako at ang aking ebanghelyo sa mundo. Sa pamamagitan mo. Yan. At si Apostle Paul, ganun nga. Siya ay tinanggap na parang isang anghel, parang si Kristo mismo. Yun, kumbaga. Bakit? Dahil nga si Kristo ay nananalantay sa kanyang buhay, sa kanyang ugat, sa kanyang pagkatao. Kaya't doon na nga lang na parang na itong sulat na ito ni Paul sa taga-Galatia is concern na concern talaga si Apostle Paul sa mga ito. Dito natin makikita yung puso ni Apostle Pablo na parang isang pastor. Okay? Hindi siya kagaya ng mga pastor na nananatili sa isang iglesia. Mas tinawag siya para humayo, parang evangelist. Okay? Pero matatawag na rin natin siyang isang pastor dahil sa kanyang pangangaral, dahil siya nangangaral. Pero hindi siya yung stay in or stay put na pastor sa isang lugar. Talagang lumalabas siya. Okay? Evangelista, more or less si Apostle Pablo. And so, sabi nga niya, where then is your blessing of me now? Parang ito sa ginawa ko sa inyo at ngayon naman tinulungan niyo ako sa aking sakit tapos ito ako'y nag-ebanghelyo sa inyo. Asa naman? Gusto sana makita ni Apostle Paul ano na ang ginawa ng ebanghelyo sa kanila. Eh dahil nga sila'y baguhan pa lang sa ebanghelyo at ito nga may nagsipasukan ng mga taga-Judaismo. At tinuro ng magkatapos niyong tanggapin si Kristo, balik na ulit tayo sa batas. Dito lang namin kayo matatanggap bilang mga Hudyo para kayo makapasok sa iglesia at sa gawain. So, ganito. So, nagtataka si Apostle Paul na madali silang nasway papalayo sa katotohanan. At sabi nga, what has happened to all your joy? Yung sinier ko sa inyo na itong ebanghelyo talaga magbibigay sa inyo ng kasiglaan, okay? You will really find peace and joy in your hearts because you are now free because God has given you salvation by grace through faith in Christ Jesus. So, parang lumalabas tuloy, inagaw na naman ng Diablo ang joy at yung kalayaan ninyo na nasa ebanghelyo ng Panginoon. Pero sabi nga, ang totoo naman dyan, sabi nga si John 10:8, pag ikaw ay ligtas ka talaga. Hindi mawawala sa iyo yung kaligtasan kung genuine na totoo nga na ikaw ay ligtas. Ibig sabihin, anak ka na kasi ng Diyos, so hindi pwedeng agawin pa sa iyo yan ng Diablo o ng sino-sino man na magangaral sa iyo. Kaya't ang sulat na ito ni Apostle Pablo ay para lang mabigyan ng diin at masimento niya yung ebanghelyo sa mga puso ng mga taga-Galacia. Okay? Para maibalik muli yung spiritual joy nila. Para bang si
si David nung siya nagkasala, biglang kanya panalangin, Lord, restore to me the joy of my salvation. At yun ang gustong i-impart ni Apostle Paul sa mga taga-Galacia. Na itong joy actually is one of the fruits of the Holy Spirit. Sa Galatians 5.22, ating pag-aaralan yan. Okay? Bakit tayo may joys? Kasi nga, wala na ang hawak sa atin ng o yung pagkaalipin natin sa kasalanan. At lalo na sa batas. At sa mundo na kinagagalawan natin. At itong mundo na punong-puno ng kasamaan. Okay? Pero yun lagi ang tanong ni Apostle Paul. Bakit parang gusto niyong bumalik doon sa mga prinsipyo ng mundo? Doon sa mga katuruan ng mga Hudyo sa kanilang reliyon na Judaismo. E ako mismo, isa akong Pariseo, sabi ni Apostle Paul. Ako ay nangaral niyan. Ibinuwis ko ang buhay ko para diyan, pero mula nung ako ay binago ni Kristo, ako na ay tumalikod diyan at hindi ko na babalikan yan. Kaya nga sabi nga, dito sa ating panahon, makikita natin na saan ba tayo galing? May pinanggalingan tayong relihiyon bago tayo nakasumpong sa Ebanghelyo ng Panginoon. So ang iba sa atin o ang marami sa atin ay galing sa isang relihiyon na kung saan ay tinuturo na tayo ay manampalataya nga kay Kristo, naniniwala naman sa Trinidad, pero sabi nga kailangan idadagdag natin yung ating gawa. Pero makikita naman natin na walang itong pinagkaiba sa reliyon ng Judaismo. Kaya't nung tayo ay kinasihan ng Banal na Espiritu at ngayon naging malino sa atin ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo niya, na si Kristo lamang sa pamamagitan ng kanyang mayamang awa o grasya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang, eh tayo ay natanggal sa pagkailipin na yon. Tayo ngayon ay nagpapatuloy na sa tamang daan at tayo ay mananatili dito sa tamang daan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So hindi na tayo babalik dun sa ating mga ginagawa ng mga rules and rituals sapagkat hindi na yon necessary. Wala pong magagawa yan. Sabi nga, it cannot give you eternal life. It cannot save you. It can only condemn you. So the law and sin are, kumbaga, doing their own thing, and that is to show ourselves to be sinful creatures. Kaya, ano ang next na step? Paano ako maaalis dito sa pagiging makasalanan? Doon ngayon tayo tutungo sa krus ng Kalbaryo. At yun ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Na mayroon ng namagitan, mayroon ng nagdanak ng kanyang dugo sa krus na yun. Para nang sa ganon, sabi nga, ang ating mga kasalanan ay malinis, na tayo ay mapatawad ng Diyos at tayo ngayon ay mahirang na mga anak niya. Hindi na tayo ngayon alipin kundi anak ng Diyos. So yan ang laging bukang bibig ni Apostol Pablo sa kanila. So, I can testify, sabi ni Apostle Paul, that if you could have done so, you would have torn out your eyes and given them to me. Ibig sabihin ko talagang totoong naunawaan nyo yung aking prinitsya inyo, itong ebanghelyo na ito. Dahil nga sa ako rin physically mahinang aking mata, ay kayo rin mas gugustuhin yung ipamalit yung inyong mata na malinaw at ibigay sa akin nang sa ganun parang panukli ninyo sa akin sa mabuting balita na aking ipinahayag sa inyo. At ngayon ba, sabi nga, have I now become your enemy by telling you the truth? So itong sulat ni Apostle Paul may laman, sabi niya, ako ba ngayon ay naging kalaban nyo na, kaaway nyo na
sa aking pagsasabi lang ng katotohanan? Wala namang hinihinging pera si Apostle Paul, hindi gaya ng mga mangangaral ngayon na kung saan nagtuturo ng hindi pa ebanghelyo, tapos kukunin pa ang mga pera ng mga tao. Okay? Itong prosperity gospel na tinatawag. At hindi ganito si Apostle Pablo mangaral, kundi talagang nangaral siya ng galing sa salita at sa katotohanan. So sabi niya, those people are zealous to win you over, but for no good. Anong tinutukoy ni Apostle Pablo to? Itong mga mangaral na galing ng Judaismo na sinasabing balik tayo sa works of the law o pagsunod sa batas. So sabi nga, they are zealous. Andun yung kanilang sipag na kayo ay madala nila. Pero sabi nga, dadaling kayo sa hindi maganda. Ang gusto nilang mangyari is malayo kayo sa amin, at hindi lang sa amin, kundi sa ebanghelyo na kung saan parang inilapit ko kayo, na parang ikinasal ko kayo dito sa ebanghelyong ito, eh ngayon naagawin pa kayo. So parang there is such parang adultery that can happen pag ganun, dahil may pang-aagaw. Yun ang pinapakita ni Apostle Paul. Para na sa ganun, malipat yung inyong zeal sa religion nila instead dito sa grasya na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Sabi nga, tama lang naman na maging zealous ang isang tao. Okay? Provided the purpose is good and to be so always, not just when I am with you. So maganda sana kung yung purpose na yan is maganda. Kaso hindi eh. Inililihis kayo eh. Idinadala kayo sa walang hanggang kaparusahan na yun ang kahihinatnan kapag ka nagtuloy kayo sa pagsunod sa batas na yan nang hindi nyo naintindihan. Na eto na nga oh, dumating na yung sugo ng Panginoon, dumating na yung mismong Messiah na siyang magbibigay ng katuparan sa pagsunod sa batas. Siya na ang tumupad niyan at hindi tayo. At ngayon na tinupad niya na ang batas, tayo ngayon ay susunod sa kanya sapagkat siya ang nakatupad sa batas na yan. Hindi tayo ang tutupad sa batas. Kaya sabi nga ni Apostle Paul, my dear children. So here, makita mo ang puso ni Apostle Paul, yung salitang paggamit niya ng kayo na aking mga anak. Tinawag niya ng una, sabi nga niya, mga kapatid kong babae at lalaki. Ngayon, sabi nga, my children. So dito na, pinapakita na ni Apostle Pablo yung puso niyang pastor. Pagiging shepherd. Sabi niya, for whom I am again in the pains of childbirth, sabi niya, until Christ is formed in you. So parang sinasabi ni Apostle Paul, para tuloy, babalik tayo sa ABC. Dahil kayo ay parang na-bewitch, ibig sabihin na natulala at nalinlang na mga turo nitong mga nagsipasukan sa iglesia ninyo, at ngayon kailangan ko ngayong umpisan muli kayo sa elementary teachings. Na ngayon ibabalik ko kayo sa mga gatas na iniinom dahil kayo yung mga baby in Christ pa lang, baby Christian. So parang yun ang binabanggit ni Apostle Pablo ito. So para tuloy, sabi nga, in the pains of childbirth, na parang isang ina na nanganak at yun na nga na, nagle-labor siya in pain dahil sa eto nga merong mga pag-aagaw ng katuruan. Dinadala kayo sa maling katuruan at eto naman ako na ay nagturo sa inyo ng tama
At ito ay walang iba kundi ang Ebanghelyo ng Panginoon. Kailangan kong ulitin sa inyo itong mga basic Christian teachings hanggang sa talagang mamuo sa inyo na si Kristo sa buhay ninyo ay maging totoo. Yun. Yun ang ano ni Apostle Paul. Kaya sabi niya, how I wish I could be with you now and change my tone. So, alam naman natin kung ano yung tono ni Apostle Paul dito, rebuke. Pero dito sinasabi niya, gusto ko mapalitan yung tono ko na parang yung tono ko ay maging isang mapag-arugang ina o mapag-arugang ama sa mga anak kong kailangan pang akayin. Yan. Sapagkat sabi nga niya, ako ay litong-lito dito sa nangyari sa inyo. So ganun na lang, makikita natin ang puso ni Apostol Pablo patungkol sa mga taga-Galacia. At ito lang makikita na natin. Una, nakita natin kung ano ang naging attitude ng mga taong ito kay Apostol Pablo nung siya ay bumisita noon, nung siya ay nag-ebanghelyo. At ito naman sa verses na ito na ating binasa ngayong gabi ay pinapakita naman yung attitude ni Apostol Pablo na bilang isang pastor sa kanyang mga tao. So makikita natin na ang isang pastor ay naroon yung shepherd's heart na tinatawag. Okay? Hindi siya yung after dun sa financial gain or yung makikilala siya na kumbaga magiging celebrity pastor siya balang araw na sasabi ang galing niya magturo. Hindi siya tiningnan ng mga tao na siya ay isang eloquent na mangangaral, na magandang boses niya, parang announcer sa radyo, o yung physical appearance niya, gwapo siya, o very attractive. Pero hindi siya doon tiningnan ng mga tao sa taga-Galacia. Kaya ngayon, ito naman yung attitude din naman ni Apostol Pablo sa kanila. At ito ang sabi nga ni John Calvin, sabi niya, sa ating pagtatapos, if ministers wish to do any good, let them labor to form Christ, not to form themselves in their hearers. The Christian minister should resemble Paul, not the Judaizers. He should be preoccupied with the people's spiritual progress and care nothing for his own prestige. He should not exploit them for his advantage. He should seek to serve them for theirs. He should not use them for his own pleasure, but be willing on their behalf to endure pain. He longs for Christ to be formed in the people, and to this end he is ready to agonize, even to travail in birth. As John Brown comments, when such pastors abound, the church must flourish. Notice finally the references to Christ in verses 14 and 19 sa ating pong binasa. Sabi niya, verses 14 is, you receive me as Christ Jesus. Verse 19, I am again in travail until Christ be formed in you. So what should matter to the people is not the pastor's appearance, but whether Christ is speaking through him. And what should matter to the pastor is not the people's favor, but whether Christ is formed in them. The church needs people who, in listening to their pastor, listen for the message of Christ, and pastors who, in laboring among the people, look for the image of Christ. Only when pastor and people thus keep their eyes on Christ will their mutual relations keep healthy, profitable, and pleasing to the Almighty God. So dito natin makikita sa isang pastor ang kanyang panawagan ay i-shepherd yung flock. Yung kung sino ang ibinigay sa kanya ng Panginoon ay kanyang kailangan arugain, tuturuan niya, at sa
sa isang iglesia, ano ang dapat tinuturo niya? Ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng Panginoon. Hindi siya, kumbaga, nadadala ng ibang mga katuruan, kundi yung turo lang na binigay ng Panginoon mismo. So, dito tayo magtatapos. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.